Sinampahan ng reklamong plunder o pandarambong ng Transportation Department ang ilan sa matataas na opisyal sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kasama po dito ang dalawang dating Transportation Secretary na si Mar Rojas at June Abaya. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang kontrata sa pangitan ng MRT at sa service provider ng tren. Ang karagdagang detalye mula sa aming correspondent na si Rex Remedio. Rex, ilan ba at sino-sino pa ang sinampahan ng reklamo ng ahensya? Maraming nagdagdag dito sa mga pangalan na isinampa ng kagawaran ng transportasyon dito nga sa ombudsman, doon nga sa tinatawag na maanumalyang kontrata na pinasukan ng dating administrasyon at mga opisyal doon nga sa ilang maintenance contractor ng MRT. Ang isa sa mga iginigit nila ay ito ay isang malaking conspiracy upang makapagnakaw ng pera kapalit ang paghihirap ng nakararaming commuter ng MRT. Kung kaya't plunder nga yung isinampa nila ngayon, kung maaalala mo nung nakaraan, graph lamang, ngayon plunder na. Babasahin lamang natin no, kung sino man yung ilan sa mga opisyal na kanilang sinampahan ng kaso. Nandyan si dating Transportation Secretary June Abaya, dating Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, dating Budget Chief Florencio Abad, dating Finance Secretary Cesar Purisima, dating Energy Secretary Jericho Petilia, dating Science and Technology Secretary Mario Montejo, dating Defense Secretary Voltaire Gasmin, dating DPWH Secretary Rogelio Singson, dating NEDA Director General Arsenio Balisacan, at ilang dating Undersecretary ng DOTC at mga opisyal ng MRT3. Ang bago ngayon dito sa complaint na kanilang isinampa, marami silang idinagdag na detalye, gaya na lamang ng walang ginawang public bidding doon sa pagpasok nga ng pamahalaan sa ilang kontrata nito, gaya na lamang doon sa PH Trams at Global APV. At ilan din daw dito ay yung pagkakamal ng kickbacks ng ilang opisyal ng dating administrasyon dahil nga ito'y nakalusot nga doon sa mga public bidding. At ilan din dyan sa mga kanilang isinampa ay yung pagbilingan ng pamahalaan ng 48 light rail vehicles doon sa Dalian sa China na siyang hindi naman nagamit. At idinagdag din nila ay yung kapabayaan ng dating administrasyon sa ilalim nga ni dating Transportation Secretary Mar Rojas na kung saan dahil nga wala raw siyang masyadong alam doon sa mga pinasukang kontrata ng kanyang mga iba pang miyembro ng Transportation Department tong panahon na yon, napabayaan nila yung mga maintenance contractor na kung saan hindi rin daw nila ginagampanan yung kanilang mga trabaho gaya na lamang ng tamang pagpapalit ng spare parts. So doon sa complaint, inilahad din nila mula sa simula yung mga pinasukang kontrata ng dating Administrasyong Aquino mula doon sa PH Trams, sa Global APV, hanggang doon sa pagbili ng tren. At ito nga, yung pinakahuli ay yung doon sa Busan Universal Rail Incorporated na kung saan dahil nga sa kapabayaan din daw nitong maintenance contractor, nag-suffer yung nakararaming pasahero ng MRT. So dahil doon sa kapabayaan nila at doon na rin sa intent ng pagnanakaw nitong dating mga opisyal daw, maraming Pilipino ngayon, lalo na yung mga commuter ng MRT, ang naghihirap araw-araw. Pinky. Bakit hindi pandarambong agad ang reklamong inihain laban dun sa mga respondent imbes na graph? Kung yung mga abogado ng DOTR ang tatanungin, kumbaga ito raw ay supplemental complaint. Kumbaga, noong una graph pa lang, dahil nga isa raw itong predicate crime doon nga sa plunder, so parang pinalakas daw nila yung kaso, parang na-upgrade. Kung paano sa atin inilarawan nung ni Attorney Yebra, kumbaga, noong una attempted murder at dahil daw namatay yung pasyente, in-upgrade nila yung kaso sa murder. So para sa kanila, in-upgrade nila yung kasong graph sa plunder laban dito sa mga opisyal ng dating administrasyon. Maraming salamat sa iyo, Rex Remedio. Nag-uulat sa gitna naman ng kaliwat ka ng aberya sa MRT. Tiwala pa rin daw si Pangulong Rodrigo Duterte kay Transportation Secretary Arthur Tugade. May ilang grupo at mababatas kasing nananawagang mag-resign na si Tugade. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kahit mismo ang Pangulo, tanggap ang responsibilidad na dapat magkaroon ng malawakang reforma sa MRT. Sa panig naman ng National Bureau
of Investigation na nagsisiyasat sa pagkalas ng isang bagon kamakailan ng MRT, patuloy nitong tinututukan ang anggulong sabotahe sa pangyayaring ito. Specifico, ituloy yung kwan, yung angle ng sabotage. For the NBI? For the NBI, kasi mukhang mayroong base yan. Kasi sinasabi doon na mahirap mangyari yung makakalas yung dalawang coach. Kasi makikita naman natin na kahit na-derail ng tren, kahit tumumba na yan, magkakabit pa rin eh. Kaya kung talagang walang human intervention, it's really very hard na mangyari yon. We have started the elicitation, some minor facts. Ikalawang araw na ng paghihigpit sa paggamit sa public utility vehicle lane o yung yellow lane sa EDSA. Ano nga ba ang naging epekto nito sa daloy ng traffic kahapon? Narito ang report ni Rex Remigio. Kung ikay sumasakay ng bus at ang iyong biyahe mula North Avenue sa Quezon City hanggang Ayala Avenue sa Makati ay nagtatagal ng 1 oras at 20 minuto, asahang magiging humigit kumulang 50 minuto na lamang ito sa mga susunod na araw. Iyan ang giit ng MMDA. Aniya, matagumpay ang unang araw ng pinahigpit nilang pagpapatupad ng yellow lanes para sa mga public utility vehicle sa EDSA. Kayo na witness, just look on the TVs na monitors. Ipinakita ng MMDA ang isang security camera footage kung saan maluwag ang biyahe sa southbound yellow lane sa may EDSA Guadalupe. Ngunit ang kapalit ng maluwag na biyahe ay ang paghuli sa daan-daang lumalabag na motorista na kung saan karamihay mga pribadong sasakyan. Sa isa pang CCTV footage ng MMDA, ipinakita nila ang paghuli sa isang driver na hindi lamang out of line, nagmaneho pa ng walang lisensya. Nagkainitan naman ang ilang traffic enforcer at driver ng bus nang huliin ito. Anong ginagawa mo dito? Dapat nandito ka. Ang ilang pasaherong naabala, nakisali na rin sa bangayan. Doon pa lang sa baba, sir, ginanong na kami eh. Alam nga, interview ako. Alam ko kami pa sumusunod ako. Aminado ang mga otoridad na maraming hamon pa silang kinakaharap sa pagpapatupad ng yellow lane policy. Lalo na't masyadong marami raw ang mga sasakyang dumaraan sa EDSA. Kung kaya't ang ilang pribadong sasakyan, nakasisingit pa rin sa yellow lane. At minsan ay bumabagal naman ang daloy ng trapiko kapag nanguhuli ang mga enforcer. Kitang-kita rin ang lala ng trapiko sa private vehicle lanes kung ikukumpara sa yellow lane. Hindi pa po perfect yan. Hindi pa po namin masabi na kaya natin improve ang quality niyan. Pero at least po yung safety niyan. Layunin rin ng MMDA na mabawasan ng kalahati ang bilang ng mga aksidente sa EDSA kada buwan. Nitong Oktubre pa lamang kasi, mahigit 800 na ang naitalang aksidente sa EDSA. Nangako rin ng mga opisyal na ang paghihigpit sa paggamit ng yellow lanes ay magpapatuloy at hindi ningas kugon lamang. At kung ito may magiging matagumpay sa pagdidisiplina sa mga driver, panahon na lamang ang makapagsasabi. Rex Remigio, CNN, Philippines. Sa kabuuan, umabot na sa 831 nahuling motorista na lumabag sa yellow lane policy kahapon. Sa mga balitang abroad, ibinalik ni U.S. President Donald Trump ang North Korea sa listahan ng state sponsors of terrorism. Ito ang listahan ng U.S. na tumutukoy sa mga bansang sumusuporta umano sa terorismo. Inanunsyo ni Pangulong Trump ang desisyon sa isang public meeting kasama ang kanyang gabinete kahapon. Ibig sabihin, karagdagang sanctions ang maipapataw sa North Korea tulad na lamang ng paglilimita sa foreign assistance o tulong ng U.S. sa naturang bansa. Ilalabas ng kanilang Treasury Department ang detalyadong sanctions sa North Korea ngayong araw. Umakyat naman ang posisyon ng Pilipinas sa listahan ng World Talent Ranking Report ngayong taon. Ginagawa ang listahan ng leading global business school na International Institute for Management Development o IMD. Nakabase ang World Talent Ranking sa ganda ng takbo ng ekonomiya, kabilang ng pagsusuri sa pamumuhunan, sa bansa, pag-unlad at kahandaan nito. Mula 55 noong 2016, nasa rank 45 na ang Pilipinas. Ngayong taon, mula sa 63 bansang kabilang sa survey. Nasa pinakaunang pwesto ang Switzerland, sumunod ang Denmark at Belgium. Ilang opisyal ng Philippine Overseas Employment Administration pansamantalang inalis sa kanilang mga posisyon habang sinisiyasat ang di umano'y pagkakasangkot ng mga empleyado sa illegal recruitment ng overseas Filipino workers. Ayon sa mga opisyal,
ng Department of Labor and Employment dalawang opisyal na sangkot sa processing ng mga papeles ng mga aplikante para maging OFW ang na-reshuffle na. Bumuo ng task force ang DOLE para imbestigahan ang mga empleyado ng POEA na inaakusahang nagre-recruit ng mga aplikante na hindi qualified para magtrabaho abroad. Pati raw mga security guard at janitor ng POEA ay kasama sa mga sisiyasatin dahil sila rin ay nagagamit sa illegal recruitment. Posible rin daw na merong mga recruitment agencies na matanggalan ng lisensya kapag napatunayang may kinalaman sa pagre-recruit ng illegal workers. Ito ay matapos suspindihin ang application para sa Overseas Employment Certificate mula November 13 hanggang December 31. Some of them have been removed from their positions muna. Na pag kung persistent ang reports na they are engaged, involved in certain undesirable activities. Samantala, inanunsyo ng DOLE na isususpindi rin ang labor standard inspection ng ahensya mula December 8 hanggang January 7. Ito ay para maiwasan na ang pagbigay ng suhol sa mga labor inspector dahil mas uso umano ito pag panahon ng Pasko. Binigyan linaw naman ni Trade Secretary Ramon Lopez ang usapin hinggil sa pagpasok di umano ng pangatlong telco company sa bansa. Sa press briefing ni Malacañang spokesperson Harry Roque kahapon, binanggit niya ang posibleng pagpasok sa eksena ng isang Chinese company na makatutulong para mapabilis ang internet sa bansa. Sa aking panayam kay Secretary Lopez sa programang The Source, kasama sa mga napag-usapan ng Pilipinas at China, ang pagkakaroon ng bagong telco provider at posibleng abuti ng 6 months hanggang 1 year ang gagawing pag-aaral. That happened in the bilaterals with China. So the Chinese premier? Oh, the Chinese premier, Li Keqiang. That the president offered the Chinese government to offer a third player in the telco, considering the need to really improve the speed and lower the cost of internet in the country. And sabi niya, he's very serious about it, na sa office niya i-submit yung proposal. Executive Secretary, right? Oh, to the Executive Secretary. So definitely that's a welcome development. Do you have any idea when this could possibly happen, sir? Might take time, 6 months to 1 year, you know, before companies do really come in and submit proposal, study the market, do the feasibility. Dagdag pa ni Lopez, kasunod ng matagumpay na bilateral talks ni Pangulong Rodrigo Duterte at U.S. President Donald Trump, mas lumaki ang tsansa ng mga produktong Pinoy na makarating sa Estados Unidos. Kung magpapatuloy ito, mas maraming trabaho at negosyo ang magiging bukas sa mga Pilipino. Trade preference wherein I think over 3,500 products from Philippines can enter the U.S. at zero duty. And just last year, about July, August last year, they added another sector, travel goods. That's about 24 product lines, tariff lines. And that means more product can enter zero duty. What does it mean? Ibig sabihin nun, locators, manufacturers, will tend to locate now in the Philippines. That's why we expect already an influx of investor setting up manufacturing plant, hiring more labor, more jobs for our kababayan, kasi they know if they manufacture here, they can export zero duty. When they export it, so marinig lang, walang duty. No? So marinig lang na merong duty-free entry to U.S., right. Manufacturers do settle. Mas murang gamot naman ang hatid ng ating mga kasunduan sa bansang India. India is known for, again, the cheaper medicine, the pharmaceutical industry. So we invited them to, you know, set up their factories here and help us with the provision of cheaper medicine, especially to our kababayans, and also health services, not only the medicine. Muling babala po sa publiko, tingnan mabuti yung binibili niyong produkto dahil nasa bat ng Customs Bureau ang daan-daang kahon ng peking beauty products, pabango at iba pang produkto sa isang warehouse sa Tondo, Maynila. Gayang-gaya ng mga ito ang itsura ng mga totoong brand. Tinatayang nagkakahalaga ng 3 bilyong piso ang mga nasamsam na items. Ayon po sa mga otoridad, galing sa China ang mga nakumpiskang produkto.
Mga balita naman sa ibang panig ng bansa. Sa Surigao del Norte, humihingi naman ang tulong ang mga pamilya ng dalawang pulis na dinukot sa lugar sa isang liham sa grupo ng tinatawag na third-party facilitators. Nanawagan sila sa agarang pagpapalaya kina PO2 John Paul Doverte at PO2 Alfredo de Gamon Jr. Dinukot ang dalawa ng mga rebelding komunista noong November 13 habang nagbabantay sa police outpost. Hanggang ngayon, hindi pa din tukoy ang kanilang kinaroroonan. Ibang istorya naman sa Pagadian City, nakabalik na kasi ang ilan sa mga dinukot na mangingisda doon sa kani-kanilang mga bahay. 4 sa 5 mangingisda ang nasa piling na ng kanilang mga pamilya matapos ma-rescue ng militar sa Tawi-Tawi. Hinihinalang mga miyembro ang bandidong grupong Abu Sayyaf ang nasa likod ng pandurukot sa kanila noong nakaraang buwan sa Sulua. Binigyan din naman ng mga otoridad na sinunod nila ang no-ransom policy ng gobyerno para sa kanilang operasyon.